Nagsimula ang kwento sa ating bidang maloko at kalog na si Lemuel Gulliver na kagigising lang sa kanyang makalat na apartment at nagpatuloy sa kanyang gawain tuwing umaga. Kinakausap niya ang mga superhero toys at nagbi-beatbox habang naliligo. Nagtatrabaho si Gulliver bilang tagapaghatid ng sulat sa isang newspaper company sa New York. Noong araw na iyon, may bago silang empleyado na nagngangalang Dan at si Gulliver ang boss niya sa mailroom department. Habang naghahatid ng sulat, nadaanan nila ang journalist na si Darcy na matagal niya ng crush pero di niya ito inaamin. Bago sila umuwi, sinabi ni Dan na napromote siya bilang head ng mailroom at siya na ang magiging boss ni Gulliver sa department nila. Malungkot na naglakad si Gulliver palabas ng opisina nang napansin niya na nandun pa si Darcy. Naglakas loob siyang yayain ang crush na makipag-date ngunit di na gana naman siya nang makaharap ang crush, sa halip ay kinuha na lang ang sulat sa lamesa ni Darcy. Tinanong siya ni Darcy kung gusto niyang mag-apply bilang writer na ang topic ay tungkol sa travel o paglalakbay. Sinabihan siya nito na magpasa ng travel blog sample. Sa apartment, di niya maisip kung paano sisimulan ang travel blog, kaya't nag-copy-paste na lang siya ng travel article na nakita sa internet. Kinabukasan, pinasa niya ito kay Darcy na bumilib naman sa kanyang kakayahan sa pagsusulat. Binigyan agad siya nito ng bagong trabaho, trabaho na magsulat ng article tungkol sa alamat ng mga barko na misteryosong nawawala sa Bermuda Triangle. Para mapabilib ang crush, pumayag si Gulliver. Inayos ni Darcy ang mga kakailanganin ni Gulliver sa paglalakbay sa lugar. Sumunod na araw, lumipad na siya papuntang Bermuda kung saan may taong susundo sa kanya. Dinala siya nito sa pantalan kung saan nakahanda na ang bangkang gagamitin niya. Tinuro sa kanya ang pagpapatakbo ng bangka at navigation nito. Naging madali sa kanya ang paglalakbay dahil matek naman ang bangka. Mag-isa lang siyang naglayag papunta sa lugar. Sa unang ilang oras, nag-enjoy siya sa pagbabasa ng magazine at pag-inom ng coke. Maya-maya lang ay nakatulog siya. Ilang saglit pa nagising siya sa isang napakalaking alon dahil sa bagyo. Agad niyang sinuot ang life jacket tapos ay isang higanteng tornado ang hinigop ang bangka niya paitaas at paloob nito tapos ay nagdilim ang screen. Nang imulat niya ang kanyang mga mata, hindi niya maigalaw ang katawan. Nagulat siya nang makita ang ilang maliliit na lalaki na nakatayo sa ibabaw ng kanyang dibdib. Nagpakilala ang pinuno na si General Edward ng Lilliput. Gamit ang megaphone, sinabi nito na isa siyang halimaw na bihag nila. Nataranta at sumigaw sa takot si Gulliver. Madali siyang nakawala sa pagkakatali at tumayo. Sa pag-aakalang ito ay isang panaginip, sinubukan niyang ipikit ang kanyang mga mata. Inutusan ng general ang mga kawal na ibagsak si Gulliver. Ikinabit ng mga sundalo ang kanilang mga kawit sa short ni Gulliver kaya't nagawa nilang mapatumba ito ng patalikod. May isang kawal ang madadaganan ang nagsalitang, "Unlucky." Nawalan siya ng malay ng matumba. Nang magising, nakita niya ang sarili na nakatali sa isang kariton at hinihila papuntang kaharian ng Lilliput. Lumabas ang mga tao sa paligid upang tignan ang higante. Iniharap siya sa hari ng Lilliput na si Haring Theodore. Naawa naman ang anak ng hari na si Prinsesa Mary at tinanong kung kailangan bang nakatali ang higante. Sinabi ng general na si Gulliver ay isang espiya mula sa kaaway na kaharian ng Blefusia. Sa wakas ay nagsalita si Gulliver at tinanong ang hari kung nasaan siya. Sinabi ng sekretaryang si Jinx na siya ay nasa Lilliput, ang pinakadakilang bansa sa mundo. Iniisip ni Gulliver na isa itong prank at hinanap ang may hawak ng kamera. Sa sumunod na eksena, nakakadena si Gulliver sa loob ng isang kuweba. Nakilala niya ang isang kapwa bilanggo na nagngangalang Horatio, na hinatulan ng habang buhay ng general sa pagtatangkang ligawan ang prinsesa. Sinabi ni Gulliver kay Horatio na bahag ang buntot ng general, narinig pala ito ng general na kadarating lang. Tinanong nito kay Gulliver anong ibig niyang sabihin. Sinabi ni Gulliver na ang ibig sabihin nito ay matapang. Naniwala naman ito at inutusan silang magbungkal ng lupa. Sa sandaling iyon, tumunog ang kampana ng palasyo, pahiwatig na inaatake sila ng Blefusia. Sinubukan nilang kidnapin ang prinsesa ngunit iniligtas ito ni Gulliver. Nakulong naman ng apoy ang hari at sekretarya nito kaya't napilitang ihian ni Gulliver ang gusali upang maapula ang apoy. Dahil dito, pinalaya at pinasalamatan siya ng hari sa kanyang katapangan. Inaniyayahan din ng hari ang lahat para sa isang piging upang ipagdiwang ang tagumpay nila. Galit na galit ang general sa nakitang may ibang pinupuri dahil sa kanilang katapangan. Sa selebrasyon, tinanong ng reyna si Gulliver kung saan siya nagmula. Sinabi niyang taga-Manhattan siya.
ipinapalagay ng mga tao na si Gulliver ay pangulo ng Manhattan at siya ang pinakamatapang na lalaki doon. Sumunod na araw, pinagawan siya ng napakalaking tahanan na kumpleto sa pasilidad na hindi niya natatamasa sa New York. Nagtalaga na rin ang hari ng isang pangkat na maghahanap ng nawawala niyang bangka. Nag-request rin si Gulliver ng isang sinehan para makapanood ang lahat. Nang maglaon, nagpatulong si Horatio kay Gulliver kung papaano may impress ang prinsesa sa kanya. Nilapitan ni Horatio ang prinsesa para bigkasin ang mga katagang binubulong sa kanya ni Gulliver na nakatago sa gusali. Nagsimulang mahulog ang loob ng prinsesa sa binata sa mga katagang binitawan nito na galing sa kantang Kiss. Ilang saglit pa, tinawag ng general ang prinsesa upang ligawan ito. Nakatakdang ikasal ang dalawa dahil si General Edward ang pinakamatapang na opisyal sa kaharian. Walang gusto ang prinsesa sa general, ngunit tila hindi na siya makaka-address dito. Sa ibang lugar, natagpuan na ang bangka na may coke and con. Pinuntahan ni Gulliver ang nawasak na bangka at nakitang gumagana pa ang iPhone. Nakatanggap siya ng voice message galing kay Darcy. Galit na galit ito sa natuklasan na kinopya lang pala ni Gulliver ang article na pinasa. Dahil dito, sinabi ni Darcy na siya na ang gagawa ng Bermuda Triangle Research. Sinimulan nitong maglakbay sa parehas na landas na dinaanan ni Gulliver. Ayaw nang bumalik ni Gulliver sa New York at harapin si Darcy. Kaya nagpa siya itong manatili ng permanente sa Lilliput. Hindi masaya ang general sa desisyon at sinabi sa hari na wala siyang tiwala kay Gulliver, ngunit buo ang tiwala ng hari dito. Dahil sa kanyang pananatili, binigyan ng hari si Gulliver ng titulo bilang general at ginawang vice-general si Edward. Sa galit ni Edward, pinatay nito ang defense system ng Lilliput para mas madali ang pag-atake ng kanilang kaaway na Blefusion. Napansin ito ng kaaway na wala ang defense system nila kaya't agad itong umatake. Nagawa ng kalaban na makalapit sa baybay nila at paputukan sila ng kanyon. Bilang general, kailangang pangunahan ni Gulliver ang pagpigil sa mga kalaban. Kinabahan siyang humakbang sa tubig at malamig. Sinabi niya sa kalaban na ayaw niya ng gulo, magkukunwari siya na lumaban siya at umatras na sila. Imbis na umatras, pinaligiran siya ng mga ito at pinaputukan ng kanyon. Tumalbog lang ang bala ng kanyon at bumalik sa kalaban. Di nagtagal ay natalo ang mga Blefusion at napatibay nito na siya ang tagapagligtas ng Lilliput. Para di siya mahomesick, nagtayo sila ng Times Square. Alaga siya ng mga tauhan niya. Mayroon siyang barbero at may tagamasahe rin. Isang gabi, biglang pumasok si Edward sa silid ng prinsesa. Sinabi nito na may karapatan siyang pumasok sa silid ng nililigawan anumang oras. Sa wakas ay ipinahayag ng prinsesa kay Edward na hindi niya ito mahal. Sa galit, nagpunta si Edward sa lugar ng mga kalaban at humingi ng tulong sa hari. Gamit ang magazine na napulot sa bangka ni Gulliver, nagpatulong ito sa hari ng Blefusion na gawan siya ng malaking robot na pwedeng tumalo kay Gulliver. Makalipas ang ilang araw, nasa Model Times Square si Gulliver nang tumunog ang kampana ng palasyo na naga-alerto na may pagsalakay. Kampante si Gulliver na maliliit na tao ang kalaban niya. Napalunok siya nang makitang malaking robot ang kalaban niya na pinapatakbo ni Edward. Hinamon siya ng duelo nito, wala siyang nagawa kung hindi tanggapin ang hamon. Sinubukan niyang itulak ang robot, pero mas malakas ito sa kanya. Binuhat nito si Gulliver at pinasuko siya. Agad niyang tinanggap ang pagkatalo. Inamin niya sa lahat na hindi siya naging presidente ng Manhattan. Nagulat ang hari at ang prinsesa sa mga pagsisinungaling na nagawa niya. Ipinatapo ni Edward si Gulliver sa isang ipinagbabawal na isla, sa lugar na hindi sila nangangahas na puntahan. Sa isla, napulot siya ng isang higanteng batang babae. Ang isla pala ay tahanan ng mga higante. Napagkamala ng batang babae na laruan si Gulliver kaya't banihisan ito at nilagay sa Barbie house niya. Samantala, naanod ang katawan ni Darcy sa baybayin ng Lilliput. Nabanggit ni Gulliver sa lahat na si Darcy ang prinsesa niya sa Manhattan kaya't nakilala ito ni Edward at ikinulong. Nakita ito ni Horatio at nagpa siya na maglakbay sa isla ng mga higante para maibalik si Gulliver. Narating niya ang dollhouse at ibinalita kay Gulliver na sinundan siya ni Darcy at ikinulong ito ni Edward kasama ng Harry at Reyna. Ginamit ni Gulliver ang parachute ng isang patay na piloto ng US Air Force para makatakas at makabalik sa isla ng Lilliput. Una niyang pinuntahan si Darcy sa kulungan. Nabalitaan ni Darcy na ipinagkakalat ni Gulliver na siya ang natatanging prinsesa niya. Na-corner siya at napilitang aminin ang tunay na nararamdaman sa journalist. Nagpa siya si Gulliver na hamunin si Edward para sa isang duelo.
ayaw na niyang patunayan ang kanyang katapangan ngunit nasa puso niya ang pagtulong sa kaharian ng lilipat. Kinabukasan, nagharap ang dalawa para sa isang laban. Gusto ni Gulliver na ibalik ni Edward ang kaharian kay Haring Theodore kung manalo siya. Ngunit kapag natalo, tuluyang sisirain ni Edward ang kaharian. Nag-away ang dalawa, at nadaig siya ni Edward sa loob ng ilang segundo. Tumakbo si Horatio para tulungan siya at nagawa nitong makapasok sa loob ng robot. Pinigilan niyang kontrolin ni Edward ito, kalaunan ay naputol niya ang cable na nagresulta sa di paggana ng power nito. Pagkatapos nito, madaling nag-api ni Gulliver ang robot. Nagbunyi ang mga tao sa pagkapanalo ni Gulliver. Dahil sa katapangan ni Horatio, binigyan siya ng hari ng pahintulot na ligawan ang prinsesa. Sa wakas ay nailapat niya rin ang kanyang labi sa labi ng prinsesa. Ngunit sa sandaling iyon, nabaliw si Edward at hinostage ang prinsesa. Nanlaban ang prinsesa at nagawa nitong ipagtanggol ang sarili laban sa abusadong manliligaw. Pagkatapos ay hinalikan naman ni Darcy si Gulliver sa unang pagkakataon. Nagkadikit ang dalawang hari at naghamunan ng digmaan. Pumagit na si Gulliver at sinabing, "War, what is it good for? Absolutely nothing." Matagumpay niyang nakumbinsi ang dalawa na magkaroon ng kapayapaan sa bawat kahari ang nasasakupan nila. Matapos magawa ang bangkang sasakyan nila, bumalik si Gulliver at Darcy sa New York City. Pagkalipas ng ilang linggo, nag-resign na si Gulliver sa mailroom job at isa na siyang travel writer ngayon. Masaya ang relasyon nila ni Darcy. Kakatapos lang ni Gulliver ng isang assignment sa Papua New Guinea. Natapos ang pelikula sa kanilang dalawa na magkahawak ang kamay papuntang resto para mag-lunch.